Kumusta na kayo mga kapanalig? Ito po si Father Anton, ang Pangulo ng Radyo Veritas 846. Meron po tayong mabuting balita. Ano yon? Ating pong pagagandahin at paigtingin ang ating mga misa na live dito sa Radyo Veritas. Meron po tayong alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng madaling araw. No? At ito po ay buhay na buhay. At kasama po natin ang mga charismatic priest, healers, exorcists, counselors, ng mga pare upang tayo po'y magabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng pagsamba, ang Banal na Eukaristiya. At meron po tayong mga bagong programa. Ang tawag po dyan ay Eucharistic Advocates, na kung saan marami po tayong mga special packages tulad ng mga Christ-centered feasts and activities. Meron po tayong Marian feasts and activities. Meron din po tayong mga healing, no, and deliverance liturgical activities. At syempre, ito pong ating traditional na Advent, Christmas, and Lent and Easter programs. Pwede po tayong magpamisa sa mga yan ng buong taon. At syempre, meron pa rin mga special intentions para sa inyong mga special na pangangailangan. Naway, takilikin po natin itong Eucharistic Advocates Program ng Radyo Veritas bilang ating debosyon sa Banal na Eukaristiya. Pagpalain kayo ng Diyos, siksik di bling umaapaw. God bless you more.
po si Monsignor Celso Ditan at si Sister Liza Infante ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang ni Wayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo. O Maria, ang ipinaglihim walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Tayo ay manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpagindapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina. Siya nawa. Kakapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan at si Sister Liza Infante ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanali, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network, and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi, araw ng Martes, ika-23 sa buwan ng Abril taong 2024. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, mga karawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa intention po ng ating mga Eucharistic advocates, benefactors, and donors, ganun din po sa lahat na nag-text sa programang Healing Touch Veritas. Isama din po natin sa ating panalangin ang kapayapaan sa buong mundo. Ngayon po ay Martes sa ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pagdiriwang ipangunahan po ni Reverend Father Arnold Layo. Halina simulan natin ang pagdiriwang na tayo natitipon sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ginalamod dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo patuloy na natitipon upang lalo nating panabikan ang magandang buhay na inilalaan sa atin at matuklasan sa pamagitan ng mabuting balita ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya'y muling nabuhay at nagkaisa ang tanan sa pagpapala at handog ng Diyos para sa kaayusan ng buhay. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Malabireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligay na kanyang dulot na kaligtasan, ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem
Kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Sauro, sa Tarso, upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia, isang taong singkad silang nanatili roong kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Hallelujah! 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 Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah! 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hangga kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. K-
kasisayan ng buhay ang pagtatalaga ng sarili ko noong kalalagayan para sa hinaharap. Ngayong tayo nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, nasa panahon pa tayo na nagurang Easter tide or Easter season. At ang mga bagay na nagaganap sa pangyayari sa buhay ng mga lagad noon, may 2,000 taon na nakalilipas, ay merong hudyat para sa kanila. Merong pagbabago ng pananaw para sa kanila at merong hinaharap ng magandang katatayuan, lalong-lalo na sa buhay pananampalataya. Tinan natin ang ating mabuting balita na merong eksena ito sa noon, nakapiling pa ng mga alagad ang ating Jesucristo, nakikinig sa kanyang mga iniaaral, nakikita ko ano yung kahulugan ng kanyang mga ginagawa at marami pang mga bagay, observable facts about the life of Jesus Christ with them, nung kasakasama at kapiling nila. Heto ngayon at ang kanilang buhay sa pagtatalaga bilang kapilang ni Jesus ay na ay humimpil sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo Cruz at ang kanilang tinanggap na balita noong pang nabubuhay si Jesus. Napakalipas ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Kaya itong konteks, ating mabuting balita, lagay natin sa konteksto na ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo at merong mga natutuklasan ang mga alagad mula noon, nakapiling nila si Jesus. Ito ngayon, muli nilang kapiling si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Una, ito ang ating mabuting balita na bibigay na isang eksena sa buhay na walang paniniwala. Walang paniniwala kung sino si Jesus sa kapiling nila, lalong-lalo iba mang Hudyo nagtatanong upang sabihin, huwag ninyo kaming pag-alinlanganin hanggang kailan mo kami itatayo, nakalagay kami sa balag ng alanganin. Ikaw ba talaga si Kristo? Upang sa muling pagkabuhay ni Kristo, balikan nila ang ganitong eksena sa pangyayari sa buhay ni Kristo na nagtatanong ang maraming Hudyo. Ito rin ba ang pagtatanong ng mga alagad pwede mangyari? Sapagkat sila yung unti-unting kumikilala kay Kristo na hindi pa nila lubusang nakikilala hanggang hindi ang sumapit ang pag-aalay ni Kristo kanya, ng kanyang sarili sa kamatayan at ang kahulugan ng muling pagkabuhay. Nung si Kristo ay muling nabuhay, doon nila naiyugnay. Kaya naman pala noon kapili natin si Jesus na nagtanong ang mga Hudyo sa kanya, "Wag mo kami pag-alinlanganin, tagsagutin mo nga kami, ikaw ba talaga ang Kristo?" Dito namin titingnan isa-isa itong kahulugan ng muling pagkabuhay. Merong pahayag si Kristo na siya nga ang Mesiyas, siya ay galing sa Diyos, siya ang tinalaga ng Diyos, siya ang pinadala ng Diyos upang sabihin, ipinahayag ang lahat ng ito ni Kristo na siya ay galing sa Diyos dahilan sa ibig niya na ipadama sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya tinanggap nila sa muling pagkabuhay ni Kristo, this is the meaning of what love is all about, ang pag-ibig ng Diyos sa atin bilang tayo ay mga galing sa Diyos na tayo na ay pinangaralan ni Jesus ang dakilang pag-ibig. Because of that love, ito ang nagbigay kahulugan ng kanilang pagtanggap at pagkilala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Upang sabihin, binuhay kami ng dakilang pag-ibig ng Diyos sapat si Kristo nagsiwalat sa amin na noon pa man marami kaming pag-aalinlangan. Pero ngayon, sa kanyang muling pagkabuhay, nakita namin, ipinakita sa amin ni Kristo ang kanyang pagmamahal, pagmamahal na nanggaling sa Diyos. Natin kung ano magandang pagkakaiba at talagang ibang-iba ang kanilang pananaw ngayon sa kanilang pagtunghay kay Jesucristo. Tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. Binuhay niya kami sa dakilang pag-ibig na noon na hindi pa ito nabubuo pero ngayon buong-buo na ang pag-ibig na ito na nanggaling sa Ama si Kristo
ang dakilang pag-ibig ng Ama. Ikalawa, sinasabi sa ating mabuting balita na ayaw maniwala ang mga alaga din sa Kanya, Kanyang may pinapahayag at mga kapwa Hudyo sapagkat nagkakawatawat ang mga tao sa kanilang iba't ibang mga pananaw. Maraming tumanggap kay Kristo at maraming din namang ayaw kay Kristo upang sabihin ng mga tao, sino ba itong si Kristo na nangangaral sa atin? Ano ang gusto niya at layunin niya sa buhay para sa atin, para sa ating sambayanan, para sa mga Hudyo at sa lahat upang kanilang mga tanungan, heto at sinasagot sa diwa ng muling pagkabuhay. Inaalis ni Kristo ang lahat ng pag-aalinlangan upang sabihin ng mga alagad, hey, Jesus Christ in His reason, the risen Lord, speaks to us with the sincerity of heart. Upang sabihin, noon nag-aalinlangan tayo minsan o madalas sa mga binabanggit ni Kristo. Ibig ni Kristo na hubugin tayo sa maraming kaalaman tungkol sa pananampalataya. Ngayon pinagtitibay natin tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay sapagkat with that kind of sincerity of heart, He is now disposing unto us the goodness of His life. Doon nila napagtanto ang lahat ng bagay upang sabihin talagang si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay nabuksan ang isipan namin upang sabihin tanggapin natin si Jesus sapagkat bukal sa kanyang kalooban ang katapatan ng kanyang mga sinasabi, ang katapatan ng kanyang mga ginagawa at hindi ito dapat na pag-alinlanganan. Kaya ibig sabihin, ang maganda sa ibinibigay na kahulugan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay doon sa katapatan na tinanggap ng mga alagad na tunay nga ganito si Kristo na noon pa man, ano pa sa kanyang muling pagkabuhay, ito ang nagbigay sa amin ng kaliwanagan na aming puso at isipan. Tunay ngang si Jesus ay hindi dapat pag-alinlanganan ang kanyang salita at gawa ay tuwira naming tinatanggap sa aming buhay sa araw-araw. Tinan ninyo kung ano yung sinasabi ng mga alagad, kung ano naging daan, sanhi at kung kalugan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong si Jesucristo. Ika-3, noon nagsalita si Kristo upang sabihin ang lahat tungkol sa Ama, ang lahat ng layunin ng Ama sa buhay ng sangkalupaan. Dito sa muling pagkabuhay ni Kristo na naging makahulugan lalo ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo upang ang mulit-muli niya sinasabi noong paman, ako at ang Ama ay iisa. At dito nila pinahalagahan ang kagandahang kalooban ni Kristo. He is a good man, a kind-hearted man. He's a good man and telling everything about the Father, even to the extent of saying, Jesus and God are one. Kaya, dito na nakita ang kahulugan ng buhay pananampalataya. Dito na tinanggap ng lubusan. Ano pa sasabihin nila kung hindi muling nabuhay si Kristo, hindi magiging maliwanag sa atin ang mga bagay na ito. Ito naging simula para unti-unti lang pagyabungin ang napakarami pang pagkapapakilala nila kay Jesucristo sa pagtanggap nila sa ating Panginoong si Jesucristo na ngayon ay hindi na sila nag-aalinlangan kundi punong-puno na ng pananampalataya. Nakita natin sa ganitong mga bagay upang sabihin ngayon sa ating mabuting balita, si Kristo ang gumagabay sa atin, siya ang mabuting pastol. Ito ay pahayag ni San Juan upang sabihin, hindi tayo pababayaan ni Jesus na muling nabuhay sapat siya ay nanggaling sa Ama. Ang kanyang pagmamahal ay mananatili sa atin at ang kanyang pagmamalasakit sa atin ay parang Ama nang nagbigay kahulugan sa ating buhay. Kaya magpakailanman kung noon ay naganap sa mga alagad ang ganitong pagpapanibago ng pananaw sa muling pagkabuhay ni Kristo, nawa sa atin din magbibigay daan, si Kristo ay isang punong-puno ng pag-ibig, inaalis niya ang ating mga pag-alinlangan, si Kristo
ay nang pahayag na may sinseridad na bukal sa kanyang kalooban, may katapatan, si Kristo nagtuturo upang sabihin ang Ama at siya ay iisa sapagkat ang kanyang mga ginagawa ay ang kalooban ng Ama. Bigyan natin daan din ang mga bagay nito bilang tayo ay sumusunod ng mga alagad ni Kristo at bilang mga pinagpapala, doon natin ipapahayag tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay sapagkat nagbibigay ito sa atin ng lahat ng pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos at ng ating mga kahilingan na naway makita natin sa lahat ng paglalarawan ng magandang bungay ng muling pagkabungay at mabigyan nito ng iba yung kahulugan para sa ating bungay pananampalataya. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo naway maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga namayapa, naway akayin ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At dito natin tataas ang lahat ng ating mga ibig na makamit sa buhay, pagpapala man din, gabay ng Diyos sa patnubay, sa kaliwanagan ang tatakin natin. Kaya madigin mo nawa ang lahat ng aming mga pagdulog, makita nawa namin na may kahulugan ang lahat ng iyong mga salita na indakilang pag-ibig, maalis ano pa mga pag-aalilangan sa aming puso at kalooban at tunay maipahayag na ikaw at ang Ama ay iisa upang sa mga pagdulog namin, maipahayag mo sa amin ang iyong wagas na pag-ibig at pagkalinga at ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabungay ng iyong anak
upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhin ang aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamanan namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na matapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kapalpatian mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Dakilang pag-ibig ng Diyos na humubog sa atin bilang sa matuwid na buhay, pagpapalang handog, ating ngayong awitin ang Ama namin. Hiniling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepe na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Pero Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Oh,
Tunghaya natin ang ating Panginoong si Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang susunod po natin ang pagtatangha sa kabalbanalang sakramento sa ating pagtatanod kalakip ang ating panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain sa pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po.
Mga kapanalig, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan na kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panum de cielo, prestet isti eis. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus. Itenus corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaba na banalang puso. Purihin ang kanyang kaba na banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesu Kristo sa banal na sakramento. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Maraming salamat po kay Father Arnold sa pangunguna sa ating banal na pagdiriwang, ang banal na misa at ang banal na oras. Ganon din po sa ating kameraman kay Sir Mark, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat din po. At sa ating production coordinator kay Sir Kenneth, sa ating technical kay Engineer Edgar, ganon din po sa ating social media team, sa ating religious department and liturgical team, kasama po si na Miss Rene Jose, Jeffrey, Rafi, Ali, Patricia at Sir Norman. Maraming salamat po. Abangan po ang pagpapatuloy ng programang Healing Touch sa Veritas kasama pong muli si Father Arnold at Father Gerald. Ako naman ang iyong kapanalig Homer Viray na nagpapasalamat at bumabati ng isang mapagpalang umaga. Mag-ingat po tayong lahat at sumayin niyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig! Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. At mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV 846 Facebook page. Healing Mass sa Veritas. Here at the table of